Magandang umaga muli, ito po si Tips Brother. Magbibigay ulit sa inyo ng isang tips. Magbibigay po tayo ng isang tips na kung paano magpalit ng thread tension spring. Dito po, may spring po yan eh. Ito po yan. Kung paano natin ilalagay. Ito po, di bali wala po ito. Di bali tatanggalin natin po siya. Ano po purpose nito? Itong spring na to, yan po yung nakonekta dito sa loob para i-tension niya na maganda. Ang purpose niya para mag-loops yung sinulid niya sa karayom sa loob. Binabalat niya at nire-relax niya para pag tusok ng karayom sa loob sa tela, nagkakaroon siya ng loops. Yun po ang purpose nito. Para maganda ang tension natin at na-adjust ng maayos. Ito po yan. Bago natin po ilagay ito, ito po ang unang-unang natin gagawin natin ng process. Meron pong screw dito sa ilalim. Gamit na yung screw maliit. Bubuksan natin siya. Meron siya ilalim yan eh. Yan. Paluwag. Tanggal na po siya. Yan na siya. May pin po yan ha, may pin. Ang pin yan, nakakonekta din sa loob. Tanggalin nyo muna po yung pin. Ito po yung screw nyan. Screw. Ang gagawin natin sa screw ito, luluwagan po natin yan. Tatanggalin po natin yan. Ayan, maluwag na po siya. Tatanggalin natin siya. Yan. Kung makikita nyo, mayroon po siyang slot. Slot dito. Kasi itong ating thread tension spring nya, mayroon siyang pinaka spring lock niya yun sa loob. Kung makikita po natin, lapit natin ng konti, ayan po siya. Madali masyado. Ayan po siya. Makaprocess. Ito niya po. Ayan. Ayan po yan. Then, yun po yung ilalagay natin sa loob. Ayan na siya yung pinaka-slot niya. Ayan po yung slot niya. Ito yung pinaka-lock niya sa loob. Nakita niyo ito. Yan, nakita niyo yan. Dito niya ilalagay yan. Papasok sa loob yan. Yan, nakita niya pumasok na sa loob. Ayan po siya. Ayan na po magiging forma niyan. Para yun na yung parang pinaka-holder niya. Para pag gumana, gumagana po ganyan po. Then, ibabalik natin to. Yan. Yan po, ang purpose nyan, dyan po itatama yung spring para kung hanggang sa hangganan nya. Yan. Para pagkabit nyan, yun po siya, diba, tatama dun. Yan. Ngayon, para humigpit siya kasi diba, maluwag masyado. Ikutin nyan konti. Yan, higpit po yan. Yan. Pag alam nyo tamang-tama na yung paghigpit niya, pwede nyo higpitan. Dito. Safety first tayo. Pwede nyo ikalang dito. Ikalang nyo din siya dito para hindi siya gumalaw. Then, higpitan nyo. Yan. Higpit na po siya. Yan o. Gumagalaw na siya. Di ba po? Yan na po yan. Ilalagay niyo po ito. Ang purpose po nito para pagangat ng lifter, tumataas yan. Yan o. Nag-release po yan. O. Kita niyo gumagalaw, tumataas po yan. Yan lang po. Tapos ikakabit natin ulit sa dati. Yan. Ang paglalagay po, huwag masyadong dinadiin kasi nakaangat na siya. Tama lang po. Ganyan lang siya. Tapos, ikpitan natin. Yan, pag-ipit natin ganyan, tatas ang lifter. Ito, yan, lumataas siya, diba, katay nyo. Ayan ang spring yan. Mabalik-balik na po yan. Kung ilalagay po natin yung pinakasunulid, hindi ko na po na kakabit, papakita ko lang sa inyo kung paano ang purpose nyan, diba yan. Ganyan po yan.
Yan. Yan na po ang purpose niyan. Kaya lamang po mga brosis kung paano magkabit o mag-replace nito. Kasi ito po napuputol po to. Kung paano po mag-replace ng tension spring sa single needle. Kaya lamang po mga kapatid. Salamat po muli. Good day po.